Maraming nagtatanong sa akin kung bakit itinigil ko ang panghula. Sayang daw eh, dahil totoo ang mga hula ko. Katulad ni Krista, nakapit bahay namin. Sabi ko, makakatapos siya ng kolehiyo, makakapagtrabaho sa isang bangko, at matapos ang 2 taon, makakakilala ng isang Amerikano. Magpapakasal sila, isasama siyang Amerika, at dun na maninirahan. Nagkatotoo lahat ng yun. Tuwang-tuwa siya sa aking nag-message nang makapunta na siya ng Amerika. Nagpapasalamat. Gusto ko naman talagang maging masaya para sa kanya. Kasi naabot niya na yung mga pangarap niya eh. Yung mga hiling niya. Pero hindi ko talaga kaya eh. Dahil marami akong hindi sinabi kay Krista. At sa lahat ng mga nakitaan ko nang hinaharap nila. Hindi ko sinabi kay Krista na kapalit ng katuparan ng mga pangarap niya ay ang buhay ng magulang at asawa niya. 5 taong ligaya. At matapos nun, sabay na mamamatay ang magulang at asawa niya. Maiiwanan siyang ulila, byuda, at baon sa utang na hindi niya alam. Sa kaparehong taon, ay malululong siya sa depresyon at droga. Hindi naman kasi talaga ako manghuhula. Para mas madali ninyong maintindihan, sabihin na nating para akong genie. Ipinasa sa akin ang sumpang ito ng tatay ko. Kahit ayaw niya, wala rin naman siyang magagawa eh. Kasi hindi niya rin naman alam. Ako ang 3rd anak niya. 3rd anak din siya ng tatay niya. Sa mga 3rd supling na ipapasa ang sumpa. Pag may lumalapit sa amin na malakas kong humiling, hindi namin mapigilan na malaman ang hiling ng taong yun. Hindi rin namin mapipigilang sabihin na matutupad ang hiling nito. Sasabihin namin sa paraan na para kaming nanghuhula. Pero sa oras na masabi namin ang magandang balita, makikita rin namin ang kapalit ng hiling na yun. Puro negatibong bagay o pangyayari. At sa huli, kamatayan o katinuan ng taong humiling. Naipasa sa akin ni tatay ang sumpa ng araw na malagutan siya ng hininga. Sa araw na nagpakamatay siya. Baon na kasi kami sa utang nun eh. Tapos, napeste pa yung mga tanim naming sibuyas. Nasa classroom ako noon, inaantok dahil math ang subject. Tapos bigla na lang akong napasigaw dahil sa sakit. Tapos dumugo yung bibig ko. Kaya pinapunta ako ng clinic. At doon ko nakita na nagkaroon ako ng sugat na hugis krus sa ilalim ng dila ko. Ang kapatid ng lolo ko ang nagpaliwanag sa akin ng tungkol sa sumpa na naipapasa sa 3rd anak na nagsimula kay lolo. Pero bata pa ako noon at tanga pa, kaya tinawanan ko lang siya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang unang taong tinupad ko ang kahilingan. Si Ma'am Alonzo, yung favorite kong teacher. Nakasabay ko siya noon sa kantin at nalaman ko agad ang kaisa-isang hiling niya. Ang magbuntis at magkaanak. Sinabi ko kay Ma'am na magbubuntis na siya. Siyempre tuwang-tuwa siya noon. Nilibre pa nga niya akong piatos eh. Kaya ang saya-saya ko rin. Kaya lang paglipas ng ilang oras, nakita ko ang magiging kapalit ng hiling niya. Pero dahil nga, tanga pa ako nun, hindi ko yung binigyang pansin. Hindi nga nagtagal ay nabuntis si Ma'am. Matapos ang 9 buwan ay nanganak siya. Pero dun na natapos ang saya niya. Dahil pagkalabas ng anak niya, nakitaan na to ng iba't ibang sakit. 1 buwan lamang nabuhay ang sanggol. Tapos nabuntis ulit si Ma'am. Masaya na naman. Tapos nanganak na siya. Pighati na naman.
Nakaapat na anak na sana si Ma'am pero hindi tumatagal ng isang buwan ang buhay ng mga batang pinapanganak niya. Nakipaghiwalay siya sa asawa niya. Nagkaroon na kasi siya ng takot na magbuntis. Yung bagay na pinakahihiling niya sa lahat noon, kinatatakutan na niya. Ngayon taong grasa na si Ma'am. May apat na bitbit na manika na tinuturing niyang mga anak. Nagumon ako sa abilidad na meron ako dahil napansin ko sa bawat pagtupad ko ng kahilingan, napupunan nito ang kakulangan ko. Naging matalino ako, sikat sa school, dumami rin ang kaibigan, at nagkaroon ng poging boyfriend. Saka lamang ako namulat sa katotohanan na hindi regalo ang abilidad na meron ako kundi sumpa nang tuparin ko ang hiling ng isang ate ko. Nag-a-apply siya noon para maging nurse sa Germany. Pero dahil baluktot ang dila niya sa English, natatakot siya para sa interview. Ang hiling niya, makapasa sana siya at nang makaahon na kami sa hirap. Halos triple kasi ang sahod sa ibang bansa. Sabi pa niya sa akin, makakapag-college na ako pag nagkataon at hindi masasayang ang talino ko. Kaya tinupad ko ang hiling ni ate. At syempre, hindi ko na naman binigyang pansin ang pangitaing nakita ko. Nakita kong makapapatay si ate. Self-defense naman yun. Kaya lang dahil sa baluktot na sistema, ay mahahatulan siyang makulong ng habang buhay. Nakapasa si ate, at sa loob lang ng 2 taon, nabayaran na namin lahat ng utang na naiwan ni tatay. Nakapag-college na rin ako, at patuloy sa pagtupad ng kahilingan. Pero sa araw ng graduation ko, saka sumambulat sa akin ang realidad. Sa araw na yon, nalaman naming nakakulong na si ate. Mula noon tumigil na ako. Nagawa ko namang pigilan pero ang naging kapalit noon ay ang kalusugan ko. Pero kinaya ko pa rin. Dahil ayoko nang may madamay pang iba. Doon ko na rin nalaman kung bakit nga ba may ganitong sumpa sa pamilya namin. Nagsimula ito sa lolo ko talaga. Ang tatay ni Papa. Noong binata pa siya, nanligaw siya ng isang babaeng. Hindi naman talaga niya gusto. May sakit kasi ang babaeng yun at hindi na magtatagal pa ang buhay. Tapos nalaman ng mga kaibigan niyang gusto ng babaeng yun si Lolo. Sinabihan siya ng mga ito na ligawan niya at tuparin ang kaisa-isang hiling ng babaeng yun. Yun ay maging nobyo siya. Dahil nga naisip ni Lolo na hindi na rin naman magtatagal ang buhay nito, ay niligawan niya nga. Kaya lang, gumaling yung babae. Paggaling ng babae, nakilala ni Lolo si Lola. Na-fall siya kaya nakipaghiwalay siya dun sa babae. At hindi nagtagal nang sagutin siya ni Lola, nagpakasal na sila at nanirahan sa Maynila. Paglipas ng 6 taon, bumalik sila dito sa probinsya para dito na manirahan. Sa unang gabi nila dito, sinugod sila ng kapatid ng ex ni Lolo. Sinisisi niya si Lolo sa pagpapakamatay ng kapatid niya dahil sa labis na kalungkutan. Ang sagot naman ni Lolo, anuman kasing pilit niyang gawin, hindi niya magawang mahalin ang kapatid nito. Inamin na rin ni Lolo na dahil lang sa awa, kaya niya ito niligawan. Na dahil lang sa nalaman niyang ang kaisa-isang hiling nito ay ang maging nobyo siya. At doon niya na sinumpa si Lolo. Nagmamalagini naman daw pala siya. E di sige, lahat ng taong may masidhing pagnanais na lalapit kay Lolo ay matutupad ang hiling. Pero ang kapalit nun ay kamatayan. Katulad ng nangyari sa kapatid niya. Tapos lumabas si Lola, nabuntis nun kay Papa, kaya pati siya nadamay.
dinuro ng kapatid ng ex ni Lolo ang tiyan ni Lola at sinabi niyang maipapasa ang sumpa sa nasa sinapupunan niya. Ayon sa kapatid ni Lolo, kung namatay sa natural cause sana si Lolo, malamang hindi na ipasa yung sumpa kay Papa. Kaso katulad ni Papa, nagpakamatay rin si Lolo dahil nabaon rin ito sa utang gawa ng pagkalulong sa sugal. Naniniwala ang kapatid ni Lolo na mapuputol ang sumpa kung hindi ako magpapakamatay, kung makakayanan ko ang pagsubok na ito sa buhay ko. Siyempre hindi ako magpapakamatay, mahal ko kaya ang buhay ko at kahit naghihirap kami ng sobra ngayon, naniniwala akong hindi pa rin kami pinababayaan ng Diyos. Isa pa, wala akong anak at wala akong kabalak-balak magkaroon. Pero naiisip ko, kung mamamatay ako, baka sa kapatid kong bunso maipasa ang sumpa. Hindi kasi katulad ni Papa na ikatlo at bunsong anak. Ako kasi ikatlong anak pero may sumunod pa sa akin. Kung sakaling kitlin ko ang sarili ko, edi ang mangyayari, yung bunso ko ng kapatid ang ikatlong anak, di ba? Kaya hinding-hindi ko gagawin ang pagkakamali nila Lolo at Papa. Mas lalo ngayon, may boses na bumubulong sa akin na mas mainam na raw na mamatay kaysa buhay nga, pero naghihirap naman. Kaya alam kong tama ang hinala ng kapatid ni Lolo na mapuputo lang sumpa kung mamamatay ako sa natural causes o aksidente. Kaya sa demonyong tumupad sa sumpa ng kapatid ng ex ni Lolo, ang masasabi ko lang sa'yo, never, bitch.